Audio check. Hello and good day po sa lahat. And welcome po sa ating Creating Digital Caricature for Non-Cartoonists. Part 5 na po tayo. And yung pong part 1, part 2 ay andyan lang po sa ating channel. Bisitahin nyo lang po kung gusto nyo makita. And ang topic po natin ngayon, ang subject po natin ngayon ay isa pong computer engineer o network engineer. So yun po yung gagawin natin ng caricature ngayon. So, stay tuned lang po. And ang karamihan niyo pong matutunan dito ay katulad po ng paggamit ng lasso, paggamit ng blending mode, paggamit ng filter, paano lilinisin yung picture. Ayan po yung mga karaniwang matutunan niyo sa pag-create po ng digital caricature. So, samahan niyo po ako. Ayan. So, prepare po lang natin yung ating subject. So, stay tuned lang po. Ayan. Ika-copy ko lang po yung page natin para ilalagay natin sa ating link. So, share ko lang po yung video. Ayan, copy. Oops, sorry. So, share, then copy. Ayan. Tapos, i-paste natin sa ating ayan, sa ating Facebook. So, ayan po. Creating Ayan. So, i-share ko lang po yung ating ayan. Yung ating link. Ayan. So, done. So, okay na. Okay. So, continue na po natin. Open ko ang ating Photoshop. So, ito po yung magiging subject natin ngayon. Si Sir Bear. Si Sir Bear. So, ayan po, binuksan na natin yung ating Photoshop. So, gamit ko po ngayon ay Photoshop 2020 version. So, ayan. So, check po natin. Ayan. Nagre-refresh lang po ako ng computer. Ayan. So, ito po yung magiging subject natin. Either itong picture na to or itong kabilang side. So, check po natin dito mamaya-maya kung alin yung mas applicable sa dalawa. So, mag-create po ako ng new document. So, new. Tapos, assume ko na A3 size. 300 ang resolution. DPI natin. Then, with the white background. So, create. Tapos, imamarkin natin yung subject. So, assuming natin, check natin to kung possible. So, pwede naman po, medyo pixelated lang konti. Yung kabila, medyo mas klaro itong kabila. Kaya, so, ito na lang po yung gagamitin natin. Kaya lang hindi siya naka-smile. Sa kabila ay naka-smile. So, ito na lang siguro. So, kakrap natin, marquee tool, copy. Tapos, punta tayo sa ginagawa natin, control B. Ayan. So, i-off po na po ito, tsaka itong kabila. Ayan. So, ito yung gagamitin natin ngayon. Ayan. So, ayun na po yung layer. Control T natin para mag-transform. Resize natin. Ayan. Then, enter natin. So, ayan na po yung magiging subject natin. Ayan. Medyo naka-smile siya na konti. So, okay na po yan. Medyo naka-smile na konti. Tapos, duplicate po natin yung layer. So, Control J sa keyboard. Ayan. Then, i-off natin yung original layer para meron tayong reference later in case na matampered natin or magkamali tayo dun sa una nating layer. So, in-off natin yung unang layer. Ayan, in-off natin. Then, dito tayo magagawa sa ikalawang layer.
Okay, so lilinisin po natin yung picture. So marami pong paraan sa paglilinis ng picture o pag-delete o pag-erase. So gamit ko po yung erase, eraser tool, letter E sa keyboard. So tetrace lang po natin yan. Off muna natin yung white background para makita natin yung images, yung image. So ayan po yung, ayan, ini-erase lang natin. So pwede rin po kayong gumamit ng lasso tool o ng pen tool, whichever po kung ano yung mas gamay ninyo sa paglilinis ng background. Ayan. So medyo pixelated po yung subject natin, pero usable naman po. Maganda po kung mas higher resolution ang gagamitin ninyo para mas pino po yung dating ng texture ng ano natin, ng caricature. Pero kung no choice, pwede naman pong pagtsagaan na lang to. So, pagtsagaan tuloy, ano, pagtsagaan. Ayan, possible po naman gamitin. So, dito, lasso tool na lang gagamitin ko. Ayan. So, ayan. So, dito, medyo, ayan, medyo low pixel. So, okay lang po yon. Ayan. So, clear natin din sa parte dito. Ayan. So, ayan. Then, erase or delete sa keyboard. Ayan. So, nabawas natin yung kabilang side. Kakabilang side naman tayo. So, erase uri natin. Eraser tool or pwede tayo maglaso. Ayan. So, ilaso natin. Click and click. Ayan. So, dito, medyo iwasan ko na yung damit. So, diretso lang natin. So, dito muna tayo mag-determinate. Ayan. So, delete. Control 0. Ito, ganun din. Erase na rin natin itong part na to. So, eraser to na lang siguro ngayon dito. So, done. Done. Tapos dito. So, lasso ulit. Combine. Ayan. So, yan po yung ating image. So, ayun. So, diretso natin. Double click. Control 0 para mag-zoom in lahat. Ayan, zoom all. Tapos ito, ayan, mabilis na to kasi natanggal na natin yung edges. So, pwede natin ayan, pataanan ng ayan, katindi na natin siguro yung zoom. Ayan, kita na naman yung mga dadaanan ng lasso tool natin. Then, delete. Ayan. So, ayan na po yung initial ng ating caricature. Hindi pa caricature, image pa po or picture. So, dito, medyo i-balance lang natin later. So, kunyari ay ito. Erase natin itong portion. So, ayan. Sa kabila, ganun din. So, done. Ayan. So, okay na po yun. Ngayon, yung kung kabilang part ay medyo na out of balance, check natin ang naka-zoom. Ayan. Out of balance dito. Pwede niyo pong tabasin itong kabilang area para idagdag natin sa kabila. Control 0 o Control C. Control D3. Control T. Control T to transform. Right click horizontal. Flip. Ayan. Kung possible naman. Kung hindi masagawa. Kasi nga po yung out of balance. Ayan po. Nag-balance na. Kaya lang ang ano dito, hindi pares yung kulay. Kung mapapansin nyo po, magkaibang kulay. Pero okay lang po yun. Hindi naman masailan yung part na yun. And mariremedyohan. So, remedyohan natin yung layer kunyari. Ayan. Tapos, kopyahin natin itong part na to. So, gagamit po tayo ng clone tool, letter S sa keyboard. So, kukunin ko itong part na to. New layer natin para mas control. Click. Tapos, yung pupuntahan. So, ayan. Bawasan ko po ng opacity para hindi man masagawa yung dating niya. So, ayan. Hindi po nakukopya o hindi nakuklone. So, gawin natin sa sample ay all layer. So, click ulit. S, ayan. Para sa clone tool, ayan po yun.
para medyo yung kulay nila ay magkaparehas. So, ayan, medyo nagkaparehas sila. Kaya control zero, kaya na po. Medyo nagbalance na ng konti. Pero may konti pa, kaya lang medyo minor na lang po. Yan. Ito, medyo reddish pa yung dating dito. Okay lang po yun. Mawawala naman later on yun. Tsaka dito, nagkaroon ng gap. So, try natin. Ayan, done. Control zero. So, ayan na po yung ating layer. Pagsamasamahin na natin. Right click, merge layer. So, ayan na po yung initial natin na image. Sunod po ay outline natin. So, control J sa keyboard. Ah, sorry. New layer. So, ito na po yung new layer. Click natin dito. Sa right side bottom na icon, pangalawa sa hulihan, para sa new layer. Then, yung pong color natin sa foreground, gagawin natin black. Pinaka mabilis po, press nyo lang yung letter D sa keyboard. Magiging black and white na po yung black yung foreground, white naman yung background. Tapos, press tayong letter B sa keyboard para sa brush tool. Tapos, kunin natin yung dry brush. Ito po yung dry brush ito. Ito yung soft brush naman tinatawag. Tapos, i-deform natin yung brush para medyo calligraphy yung dating ng brush natin. Ayan. Ayan. Liitan ng konti. Ayan. Click sa screen. Ayan na po. Para makita yung preview ng brush, ayan, i-press nyo lang po yung left bracket para lumiit yung brush. Right bracket para lumaki. And caps lock naman para ma-preview ninyo yung size ng brush. Ayan. Trace na po natin yung ating subject. Ayan. So, new layer siya. So, trace na natin. Ayan po yung ating tinitrace. So, medyo malaki pa. Brush ulit. Paliitin na konti. Ayan. So, ganyan lang po yung pag-trace. Medyo i-rapid stroke nyo po para mabilis. Ayan. Pagdandaan kasi yan, liliko-liko yung mga line. Ayan. Tapos, yung tenga. Ayan. Tapos, diretso. Nagkamali tayo. So, erase natin doon. Done. Okay, done. So, erase ang konti dito sa Mobra. Or kinulang. Ayan. Brush. Okay, so done na po tayo sa part na yon. So, medyo maliit po dating ng brush. Pero okay lang po yon. Kung medyo nalilitan pa kayo, pwede nyo laki naman. So, laki po ng konti. Brush, laki ng konti. Ayan. Although, maduduplicate naman later yun para lumaki yung brush. Parang kakapal siya. So, ayan po yung pag-create ng caricature natin. Kaya tinawag natin digital gamit ng picture for non-cartoonist kasi hindi naman tayo natural na cartoonist. And at the same time, yung subject natin ay picture lang yung puro yung reference. So, instead na mag-create kayo ng image or i-manual niyo yung drawing, i-trace nyo na lang. Kaya tinawag po yung digital. So, ayan. So, zoom control zero natin. Ayan po. Kabilang side naman tayo. So, dito naman tayo sa right side. So, letter B for brush. Ito, may hindi pa nalinis dito. So, burahin natin. Ayan, back sa brush. Ayan. Yung tenga. Oh, sorry. Ayan.
Gamit ko po ay mouse lang, hindi po gumagamit ng Wacom. Medyo nangangapa po ako sa Wacom pag ginagamit ko. Kaya mas mabilis gumawa para sa akin sa brush, kaya sa mouse, kaya mouse po lang po yung ginagamit natin. Pero kung may Wacom kayo, wala pong problema doon. Basta kung gamay nyo lang gamitin, pwedeng gamitin yun. Sa case ko, nahirapan ako sa shifting ng keyboard tsaka ng pen. Kaya, hindi ko pa nagagamit ang Wacom o pen tablet para sa caricature. Okay, control C ulit. Tapos, dito naman tayo sa upper part. Brush ulit. So, ayan. So, ayan na po yung hair ng subject natin. Ayan. So, control 0 para makita. Ayan. Medyo check natin. Ayan. Medyo kaya na po yung cartoons natin. I mean, yung caricature. Then, sunod po, pili na kayo kung anong mauna. Halimbawa, ilong. So, sabi natin ilong muna. So, create natin. Ayan. Tapos, ayan, then sa kabilang side, up. Done, yung ilong natin. Then, sa mata, mamaya-maya konti. Sa lips naman, ayan. Done, so medyo nagbako-bako dito sa kabilang side. Ayan. Okay, done. So, ayan. Then, try ulit. Done. Check natin. Ayun. Check natin yung walang outline. So, medyo nag-ano po dito. Nag-round masyado. Ayan. So, erase natin itong portion na to. Then, tsaka natin i-retrace. So, ayan. Pagdugtugin natin yung mga line. Okay, done. Control 0. Ayan. So, ayan na po yung subject natin. Sunod. Mata or kilay. So, kilay muna tayo. Ayan. Kilay is light. Ayan. So, ayan na po yung kilay natin. Done. Kabilang side naman. So, dito naman tayo. Brush. Done. So, ayan na po yung ating simpleng check natin ulit yung kilay kasi masyadong napakapal yata yung kabilang side. Dito. Ayan. Lalo dito sa part na to. So, eris ang konti. Ayan. And dito, medyo kinulang. Ayan. So, done. Control 0. Kumapal ulit. So, ayan. So, pwede pong erase, pero babaan natin ang opacity. Para medyo hindi abrupt yung ano yun. Para hindi po masyado matingkad. Ayan. So, done yung part na yun. Control 0. Ayan, medyo okay na po. Sunod ay mata. So, sa mata naman tayo gagawa.
So control zero or Z para mag-zoom. Ayan. Tapos brush out natin itong upper part ng mata. Done. Kabilang side. Dito naman. P. Ayan. Sunod. Yung main eye naman niya. So, ito yan. So, palaki ng konti. Ayan. Done. Dito rin. So, lagyan natin ng konting ano dito sa kabila, baba ng mata. Kaya, tapos, trace natin to. So, done. Medyo mapusyaw dito. So, kung gamit po tayo ng soft brush. Ayan. Kita na konti ang opacity, babaan. Ayan. Tapos, lagyan natin ng medyo shadowing dito. Dito rin. Tapos dito, and dito. Ayan. Control zero ulit. Ayan. Check. So, napasobra po yung sa eyelid natin. Ito, ito. So, pwede na po nating erase. Ito, ito. Pabawasan. Ayan. Then, shadowing ulit. Control zero. So, ayan. Na nagawa na po natin yung kabilang part ng mata. And ayan. Okay, so kabilang side naman ng mata. Pero nawala yung black, yung white dito. Check uli natin. Ayun, medyo sumobra. So, kunin natin yung kulay. Ayan, let me brush out natin. Ayan. Check ulit. So, dito merong konti. Medyo may konti dito. So, lagyan natin. Ayan. So, okay na po doon. Balik tayo sa back na brush ulit para sa shadowing. Dagdagan natin shadowing. Done. Control zero. So, ayan na po yung eyes niya. Okay. So, ayun. Kabilang side naman tayo. Ayan. So, kailangan natin dito ng dry brush. So, balik tayo dun sa ating ginawang brush. Ayan, letter B. Ayan, balik tayo sa opacity na 100 para naman dito. Ayan. Done. Dito rin. Tapos yung ating dito, yung main. So, isoft brush ulit natin. Ito. Ayan. Tapos, i-remain natin yung mga white spot. Ayan. Brush out natin yung white spot. Ayan. Babaan ang opacity para hindi po matingkad. Ayan. Combine ng black. Then check. So, dito medyo kinulang. So, balik tayo sa medyo gray ang kulay. Ayan. Check. So, may konti pa. Tapos yung shadowing, i-restore natin. D ulit para sa black foreground color. Tapos siguro mga 30 para sa shadowing. Sado matingkad, mga 20 or 15 or 17. Ayan. Shading po ang tawag natin dito. Or shadowing. Done. Control zero. Ayan na po yung initial niya. So,
So check natin, ayan, check natin yung outline, ito yung outline, ayan po yung outline natin. So medyo wala po kung tawag doon, wala pa siyang forma, pero okay lang po yun. Then po naman tayo sa ating, sa bigote niya. So brush, pero gamit po tayo ng scattered brush. So right click sa brush, meron po tayong pang scatter na brush. Ito po yun, lalo sa mga higher version ng Photoshop, meron po ito. Tapos, check natin. Ayan. Tapos, 100% natin. Pero gagawin ko po dito yung new layer para makokontrol ko mamaya yung kanyang opacity. Ayan. So, brush. Then, sa bigote niya. Balbas pala, not bigote. Ayan. So, ganun din. Ayan. Check natin. So, ayun na po yung, ayan. Check natin yung outline. So, ayan po yung ginawa na natin. So, okay na po yan. Medyo okay na po. Tapos, i-restore, I mean, duplicate natin yung layer na nilinis natin kanina. So, Ctrl-J sa keyboard. Ayan. Tapos, pagsamahin natin itong tatlo na to. Pero, gawin natin ito ng filter. So, filter natin. So, highlight nyo lang po yung layer. Punta kayo ng filter. Tapos, filter gallery. Right-click dito sa screen. Tapos, fit on screen. Ayan. Tapos, kuha po kayo ng artistic. Or sketch. Sketch. Then graphic pen. So, ayan po yung dating ng graphic pen natin. So, yung light and dark balance, medyo mas dilim po. So, babaan natin ng konti. So, ayan. Okay na po yan. So, meron na po tayong graphic filter. Ayan. Kinuha natin artistic. Tapos, lagyan po natin ng blending mode. So, naka-highlight po yung naka-filter na subject. Punta kayo ng normal, then kunin yung overlay. Ayan na po yung cartoons natin. So, masyadong mapusyaw ang dating. So, pwede nyo pong i-control yung brightness and contrast ng pang-ilalim na layer. So, punta ka tayo sa image, adjustment, brightness and contrast. So, pwede nating adjust dito. So, ayan na po yung kulay niya. So, dito, lagyan po natin ng counting yellow. Color balance, yellowish. Ayan, para hindi mas dry, hindi pale yung kulay ng skin tone niya. And dito, nag-dark po yung lips. And medyo pino masyado yung filter natin. So, gagamit po tayo ng ibang filter later on. Kaya lang, nabago na natin ito. So, kailangan i-Ctrl-J natin para bumalik yung dating filter na kulay. I mean, yung original ng subject. Ayan. So, Ctrl-J natin para sa keyboard para i-duplicate po natin. Ayan. So, ito yung para dito sa, itong kulay nito para dito. So, balik natin sa adjustment, brightness and contrast. Ayan. Tapos, lagyan natin ng cutting yellow. Adjustment, color balance. Ayan. Para may choice tayo mamaya. So, ayan na po yung initial o number one. Pero bago yon, nilinisin natin itong sa parte ng lips. Ayan po, magaspang yung dating ng natin, caricature. So, sa lips ay tatanggalin natin itong ito. So, re-reverse ko lang po yung kulay. So, ayan. Naka-select po ako dun sa naka-filter na subject. Reverse ko yung kulay, letter X sa keyboard para maging puti. So, i-delete ko lang po itong part na to. Or brush. Iba-brush out natin ng kulay puti. Ito. Ayan. Ayan. So, masyadong matingkad. Baba ng opacity. Ayan. Nawala po kasi yung kulay ng lips. Natabunan siya ng kulay black na outline. So, ayan po yan. So, done. Kailang abrupt masyado yung dating niya kasi yung iba masyadong malinis. So, linisin na rin ng konti. Ayan, sa mata, ganun din. Hindi na makita yung
texture ng mata. So, bawasan natin. Kinukulayan lang po yan ng white kasi nakafilter na po siya. Ayan. So, done. Ito, masyadong tumingkad. Okay lang po yun. Ano lang naman siya. Sample. Ayan. Tapos, patungan natin ang kulay yung lips. Off muna natin to. I-reveal natin yung original. So, pale masyado. So, kuha tayo ng medyo i-brighten natin yung kulay ng lips. Ayan. Tapos, ayan siya. Inok ko lang yung mga subject. May tinira ko lang yung outline. Tapos, gagamitan ko lang ng one tool kasi kailangan ko lang naman yung lips area. So, outline, W sa keyboard. Ayun. Tapos, create tayo ng new layer. Brush uli. So, lakihan natin ng size. Ayan, kasama lahat sila. Sorry doon. So, i-W uli natin, pero i-select natin to. Ayan, tapos, click. Ayan. Sumama uli. Kasi po merong ito. So, kailangan natin i-close itong part na to. So, brush, biitan. I-close natin itong part na to. Ayan. Sa kabilang side, medyo okay na. So, control 0. Balik ulit tayo dito sa ating subject, outline, then W para sa one tool. Ayan po. Ayan. Then, new layer. Saka new layer na tayo. Then, i-brush natin gamit yung kulay nitong lip dito. So, i-brighten natin. Pang-enhance lang po ito. Ayan. Tapos, new layer uli. Ayan. Balik natin yung original. Ayan po siya. So, lagyan po natin ng overlay din. And bawasan natin opacity. Ayan. So, control 0. Ayan na po yung itsura ng caricature natin. So, isa pa po lang yan na ginawa natin na choice o option. Option 1, sabi natin. And itong dalawa na to, pagsamahin natin or ito, i-group natin po tapos kopyahin natin para doon sa second option. So, itong first option, pagsasama-samahin ko na. Yan, merge layer. So, meron na tayo. Then, gagawa po tayo ngayon sa image number 2. Ito po yon. So, tatanggalin ko po yung filter kanina. Ayan. I-retain ko po rin dati natin. So, ito yung dati nating image. Ayan. So, duplicate ulit. Ito yung gagamitin ko. Gagamit po tayo ng plugins na tinatawag nating ArcBiz. Ito po yon. Sketch. Trial mode lang po naman yon. So, ayan. Try it. Tapos, business, try. Naka 7 days po yung plugins natin. Ayan. Ang kaibahan niya po, medyo pino. Ayan po yung dating niya, no? Parang sketchy yung dating nun. Ayan. Ngayon, yung pong effect niyan, narito po sa right side, pwede niyong kontrolin. Halimbawa, yung lightness niya, kung masyadong dark, ayan, o masyadong light pala, ayan. So, nakokontrol po yung lightness. So, ayun, medyo okay na po yung texture niya. And kung hindi kayo satisfied sa sketch na effect niya, pwede po kayong kumuha ng mga preset dito sa ilalim. Ayan po dito. Ayan, ito yung mga pwede niyong gamitin. Ayan po yung preview niya na pwede niyong gamitin kung gusto niyo. Ayan, rough drawing, light color, ayan. So, kayo na po yung bahala doon. So, ayan na po yon. Then, i-accept ko po dito sa taas, accept mode. Ayan, so, intay lang po ng konti. So, ayan na po yung sketch effect ng ating caricature. Ayan, then, ayan na po, dumating na siya. Sunod, ginawa po natin kanina ay nag-blending mode tayo. So, i-blending mode ulit po natin. So, i-reveal natin yung layer. So, blending mode, multiply, o overlay. Ayan po yung epekto niyan. Kumpara po dun sa una, ito yung una, ito yung pangalawa. So, kung mas maganda po yung una, then, yun po ang i-select natin. Kung maganda yung pangalawa, so, kayo na po yung bahala dun. Lalagyan ko lang po ng konting brightness and contrast. Ayan. So, and nawala medyo yung texture ng mata. So, i-brush out ko po yung na-filter na layer ng black, ng white. So, white. Ayan, ito po sa foreground color.
Tapos brush out natin. Kuha po ako ng soft brush. Baba ako ng opacity. Duro mga 10. Ayan. So, masyado pong natabunan yung ating mata. Ayan. And dito masyadong nasira yung ano niya. Sa lips din. Ayan. Binubura lang. Binabrush out po natin ng white color. Yan. Done. Ayan. So, control 0 para mag-zoom in. Then, pagsamasamahin na po natin itong part na to. Merge layer. Pagtabi natin dalawang layer para makumpara natin. So, ito yung una. Ito yung pangalawa. So, kayo na yung bahala po doon mamili. Pwede rin pong pagsamahin yung dalawang na yan. Ayan, para mas effective. So, pinagsama na po natin. So, merge na po natin yung dalawang layer. Right click. Merge layer. So, done na po yung ating caricature, yung face ng caricature. So, targetin po naman natin yung body. So, yeah, kinapi uli natin para meron tayong reference later on. Ayan. So, lagay natin sa group para nakatago lang siya. Ito rin. Ayan. So, ito na po yung original layer natin. I mean, yung subject. Lalagyan po natin ngayon ang body. So, control 0. I mean, mag-open po tayo ng file. And check natin sa download. May dinownload na po akong isa. Say, ito po yon. Ayan. Since computer engineer siya or network engineer, so ito po yung gagamitin natin. So, ikakopy ko lang po siya at ito po ang gagawin nating base para sa drawing. And i-paste natin sa ating subject. Ayan, control P to transform. Ayan. So, deform natin later on yung ito. So, ayan, para medyo malaking occupy ng ating drawing. Ayan po. So, duplicate natin para magagamit natin susunod. So, ito ang ating gagamitin pero lilinisin din po natin at i-adjust natin. So, okay. Adjust natin paa. Ayan. So, new layer tayo. Brush. Kunin uli natin yung ginawa nating brush. Ayan. Ayan. Tapos, i-brush out natin. Medyo i-adjust po natin. So, control, press D para maging black. And trace natin. Opacity, kinulang. Ayan. Tapos sa legs niya, ito. Ayan. Ayan, done. So, na-adjust na natin yung kabilang side. Sa kabilang side, pwedeng okay na po yun. Sa sapatos, dito, adjust na rin natin ng konti. Done. Yung sapatos, titrace na rin natin. So, dito muna tayo sa paa. So, black na lang uli. So, ito rin yung kanyang medyas. Ayan. Then, sapatos. Ayan. Medyo gawin natin cartoony na rin. Ayan. Done. Yung sapatos niya. Okay. Sa kabilang side din po. Medyas. Sapatos. I-adjust ka lang po kasi masyadong maliit. So, done yung sapatos. Ayan. So, yung kamay, okay na. Okay. So, okay na po yung subject natin. And, iti-trace out natin itong subject. Tatanggalin ko lang po yung background ng computer. Ayan. So, kukunin lang natin to. So, okay. Medyo irarap ko muna po yung ating selection. Ayan. Done. Control C. Control B. Dito tayo mag-work ngayon. So, check natin. So, check natin. I-align pala po dun sa ating ano. Ayan. Done.
So, balik ko na po yung opacity niya. Ayan. So, dito po tayo mag-work ngayon. So, tinerase natin para i-adjust natin dun sa kulay na yun. So, ito na po yun. So, check natin. And gawin po natin ngayon. Brush. So, kunin ko po ay soft brush. Ayan. So, inactivate ko lang po yung shading niya dito. So, dito naman tayo sa upuan. Done. Dito naman tayo sa lighter shade. Ayan. Black naman tayo ngayon. Pero dry brush para medyo crispy yung dating ng subject. Ayan. Ayan. So, natitrace na po natin. And dito naman sa baba, ayan. Kailangan natin i-trace out ulit. So, dito naman tayo sa gray color. Ayan. Para po mas control niyo yung outline tsaka yung kulay, mas maganda mag new layer kayo sa outline tsaka dun sa kulay para separate. Katulad po dito, yung outline natin ay sa ibabaw. So, create tayo new layer para makontrol nyo dito. Katulad nito, pwede kong daanan yung ibabaw ng outline. Ayan. Dito rin. Ayan. So, dito ay yung shading. So, mamaya ng shading. Meron po tayong procedure sa shading. Kahit hindi nyo nabaguhin yung kulay, i-dodge na lang po natin. Ayan. So, i-dodge natin. Press yung 0, O sa keyboard. Maliitan. Then, check nyo po dito sa tool natin. Ayun yung dodge tool. Ayan. Ayan po yung shading ng white. Kung gusto nyo black naman or dark shade naman, balikan nyo po ulit yung letter O sa tool. Burn tool naman ang kunin ninyo para magda-dark po naman yung shading yan. Ayan po yung shading. Ayan. Then, kulay white para dito. Ayan. So, ayun. So, done sa part na yon. And dito ay gray uli. So, done. Ito, sumobra dito. Pinulang. So, at pwede nyo lagyan ng shading dito. Lagyan natin. So, control, I mean, hindi control, check natin. Dito tayo. Letter O para sa shading dito. So, check natin. Burn tool. Ayan. Tapos, i-100 natin dito. Ibig sabihin po niyan, yung kulay red natin ay pure red. So, pure red yung naandun. So, okay. So, gawin na natin black na dark red. Ayan. Tapos, saka natin i-brush out dito. Ayan. Ayan. One tool. Tapos, i-brush out natin ng soft brush. Done. Ayan. So, ayan. Shading. Ibig sabihin, may shade and shadow dun sa part na yun. Ayan. Done. Control 0. So, ayun yung shading natin. Then, sa paa ay kulang tayo sa sapatos. Kunin natin yung kulay ng sapatos sa kabila and i-brush out natin dito. Ayan, new layer ko para control. Brush. Ayan, new solid brush. So, okay na po doon sa part na yon. Then, sa taas, shade mode natin dito. Shade uli. Ayan. Balik sa brown.
And white naman dito. So white naman tayo dito. Ayan. Then tsaka linisin natin yung mga sobra-sobra. Control 0. And may sobra-sobra kasi dito. Ayan. Although minor na lang po yun. Pero nasa original yung image. Ayan siya. So babalikan natin yon. And dito muna tayo sa kabilang side. Linisin natin yung background ng ating kinat. So done. Lasso tools lang po ako para mabura. And restore natin kasi po dinownload lang natin sa net yung ating reference. Kaya ayan po. And low resolution yung na-download nating image. Kaya mapapansin ninyo may mga blotches. Done. Control 0. So medyo okay na. And ito pa yung isa pa. Tanggalin natin. Brush mode ulit. Ayan. And dito rin. Dito, ganun din. Medyo nag-pixel dito eh. Pixelate. Dito rin. So, done. Okay. So, medyo okay na po. Kulang pa. So, tagdagan natin. Ayan. Okay. So, ayan na po yung ating outline. And medyo bawasan po natin itong mga narito pa. So, check natin yung outline. W, delete. Dito, ganun din. So, solid brush. And 100% opacity. Ito rin. Lasso na lang natin itong part na to. Ayan. So, okay. Iano ko na lang ito. Tawag doon. Mamarki. Or imamagic one. So, ayan po. Delete. So, yung white dito, imamagic one ko na lang. Delete. Ito rin. Delete. So, ayan na po yung ating initial na drawing ng para sa caricature. So, check po natin. Pagsamahin na natin yung mga layer nila. Merge layer. And ito na po yung body. Ayan. So, taas natin yung head pala, not body. Tapos, control T natin para mag-transform. So, ayan na po yun. Ipang-ilalim natin para medyo mag-sync down dun sa may party ng leeg. So, medyo masyadong cartons po yung dating. And medyo mataba po yung dating ng papayat yung dating ng body. So, i-adjust po natin. Ayan. So, adjust natin yung body natin. Control T. Medyo papayatin, papandakin, then patabain. Ayan. So, kung kulang pa rin at medyo alangan yung size, gamit po tayong liquify, filter liquify. Adjust natin yung mga sizes ng muscle niya. Ayan. So, check natin dito. So, liquify, adjust natin yung mga muscle. So, ayan. So, done. Dito rin sa likod. Done. I-check nyo po yung show backdrop para kita nyo yung nasa ilalim. Ayan. Para kita nyo kung ano yung nagbabago doon sa ginagawa ninyo. Ayan. Show backdrop. So, dito rin. Adjust natin. Ayan. Dito rin. Sa binte. Done. Sa hita. Done. Sa kamay, siguro okay na to. Ayan, okay na doon. Sa likod, konti pa siguro. Then, ayan, okay natin. So, ayan po yung ating nagawa. And, lagay na po natin yung background na
computer or na yeah computer. So ayan po yung gagawin natin, and okay, i-off muna natin yung ating ginawa. Ayan, dito tayo magko-concentrate kayo sa background na ito. So re-restore natin, kukunin lang natin yung kailangan natin. So highlight ayan. Control C, Control Victory para sa paste. Ito, kukunin natin. Gamitin ko lang po yung one tool, W, then delete para doon sa mga background na puti. Ayan. So done. Ito, tanggalin na rin natin. Done. And dito, kaya restore natin to. So, ayan, restore natin yung ating table. So, done yung table. And yung top ng table natin. So, kunin yung kulay. Brush, done. Yung top dito, so, i-assume natin to. Ayan. So, delete natin tong kamay. Ayan. Isama ko na yung bandang baba. So, ayan. Delete na natin po yan. And i-restore natin yung mga kinulang. So, katulad po dito. Ayan. So, unahin natin yung tabletop. Ayan. Then dito. Kaya yung tabletop natin. So, done. Yun naman sa parte ng keyboard. Ito. Kaya lang yung keyboard natin naputol. So, kopyahin po natin to. Ayan. Copy. Control-C. Control-B para i-paste. Ito po yung keyboard natin. Pero syempre, iti-trim natin itong part na to kasi hindi naman applicable. Ayan. So, pwede nating gayan na lang. So, click. Kunin natin yung kulay. Ayan. Tapos dito, siguro, linisin na lang natin yung part na to. Done. Itong part na to ay ganun din. Linisin na rin natin. Ito, linisin na rin natin to. Ayan. And ito, kung medyo kitang-kita, so pwede nyo pong i-clone. Ayan. Ayan, wala na yung kulay niya. So, Control 0. Ayan, nawala na. Then, itong gilid, restore din natin. So, brush natin. Ayan. Kung hindi nyo matuwid, gamit kayo ng shape, yung line tool. Ayan. Ayan. Kinamit ko po ay shape doon sa line tool natin. Kinuha ko yung line. So, ayan. Para medyo straight yung line natin. Ayan. So, okay lang doon. Dito, ganun din. Restore natin itong part na to. Ayan. So, dito ay black. Kunin natin yung kulay ng gray. Soft brush. Para medyo ano dito, hindi abrupt. Ayan. Done, Control 0. Then, yung remaining, okay. So, gamitan ko na lang po ng shape, yung straight na line. Ayan. And dito, siguro lagyan ko na rin para. Ayan. Control 0. Tapos restore natin to. So, lasso tool.
Oh, sorry. Kaso tuloy. Tapos brush. Sa baba, ganun din. Ito, ilalaso ko na lang. Diretso para dito. Kunin yung kulay. Eyedropper. Ayan. So, done yung part na yon. Okay. So, dito naman ay kunin na lang natin to. So, brush. Ayan. Dito rin. So, check natin. So, medyo okay na po yun. Medyo dito, yung mga line na natitira. Ayan. Ganyan na lang gawin natin. So, brush out natin. Done. Yung kabila naman. Brush out. Done. So, ito, kung gusto nyo tanggalin, okay lang. Kung hindi naman, okay lang din. So, mahalaga po na separate natin yung object para madali po natin i-handle. Ayan siya. Oh. Madali natin i-locate kung sakasakali. So, itong dalawa ay move natin ng konti. Ito naman yung background natin. Katulad po nung, sorry. Hindi natin isama yung lahat ng layer. Control-C natin. Ayan. So, pagsamahin natin yung layer na ginawa natin. Ayan. So, right-click, merge layer. Tapos, i-reveal natin yung dalawang item. Check po natin kung i-separate natin yung caricature kanina. Okay, meron tayong kopya nito. So, kopyahin ko pa para safe. Ilagay natin dito sa lock layer natin para safe. Medyo magagamit natin later on. And itong dalawa na to ay pagsamahin na, merge layer. And yung body, I mean yung background, ayan, i-move natin ng konti. Kaya meron separated na po yung ating object. And itong part na to, pwede natin i-distort pa. Medyo alanganin yata yung location nito, ano. Anyway, ito, kasi yung tenga, medyo abrupt yung dating. Anyway, ito namang computer. Lumalabas kasi, so pwede nating liitan. So, separate rin po natin. Ayan. Control X, Control B. At saka natin i-move ng konti. Tapos, check natin. Control T para mag-transform. Ayan, yung computer natin. So, delete na natin to. Ayan. So, done na yung computer. Ayan. Medyo halaganin lang dito sa may baba. Pero, option pa naman po yan. Pagsamasamahin na natin yung mga yan. Done. And check natin yung body. Done. Taasan na konti. Done. So, pagsamahin na natin itong tatlo na to. Control. Select lahat. Merge layer. Gawa po tayo ng background. So, gawa tayo ng new background. Ayan. So, kunin kong background na kulay ay ito na lang. Ayan. Tapos, gawa tayo ng another brush. Ito po yung ginawa natin before. Ayan. Kung paano gawin, ulitin natin. So, gawin natin black yung foreground color. D sa keyboard. Tapos, create tayo ng brush dito. I mean, magdo-drawing tayo gamit yung dry brush. Ayan. So, masyado maliit. Kapala na konti. Ayan. Ganyan po yung gagawin natin. So, ayan. Then, marquee. Press Ctrl B. Tapos, arrow. Down or up. Tapos, para po yung selection ng ano natin, yung brush lang. Yung black lang ang kinuha niya. Then, edit. Then, define brush preset. So, done. Delete natin yan. Ayan. Tapos, so, meron pa natira. So, new layer po. Then, kunin natin yung background color na gusto natin. Sabihin natin itong yellowish. Then, brush. Letter B. Then, right click. Ito po yung ginawa nating brush. Ito na, 465. Ah, itong 633. Ayan, ito yon. Ayan. Pag ginawa ganyan po natin, medyo hindi siya
hindi sketchy yung dating, dapat mga random. So para mag-random siya, ibig sabihin ganyan, no? Parang pare-parehas pangit tingnan. So para mag-random yung brush ninyo, i-press niyo po yung F5 sa keyboard. Ayan. Tapos, under ng brush, scattering. So, active dapat yung brush mode. O, yan. Tapos, punta kay scattering. Ito po yung scatter. Minimize. Then, tsaka natin gawin sa keyboard. Sa ating background. So, ayan po yung background natin na ginagawa ngayon. Tapos dito sa baba, kahit ano lang, new background, teka, dagdagan pa natin yung background natin. Sabi natin solid naman, new layer ulit, then solid naman na soft brush. So, hanap tayo ng soft brush. Ayun. Lakihan. Pang ano po lang to, pang enhance. Ayan. Sunod, bawasan siyempre natin opacity. Para hindi matingkad. Kaya lang, nakita nyo po, minerge natin yung dalawang background. Ando natin. Kailangan mas maganda ay separate sila. Ayan. So, new layer. Brush ulit. So, ayan. Tapos, opacity. Bawasan. Yun din kabila. Ayan, para hindi man masyadong agaw attention dun sa ating subject. Sunod ay yung ground. Bababa ng konti. Ground naman tayo. So, new layer din po ang gagapitin ko. Ayan, new layer, then brush. Gamit naman tayo ng ibang effect. Sabihin natin na ito kaya. Check natin. Gawin natin brown color. Ayan, medyo dark brown pa. So, brush. New layer po ang ginamit. So, ayan. Pangit. So, hanap tayo iba. Sabi natin ito. So, check natin. 1. And, bawasan natin opacity para medyo magkaroon po ng effect. Katulad po ng shadowing. So, click. Yan. Isa pa. Yan po yung effect na sinasabi. Kakaroon ng variation. Parang shadow ang dating niya. So, ayan po yung ating caricature. And pangalan natin. Ayan, Bear Paminyal. Ayan, hindi ko lang po alam yung spelling. Bear Paminyal. So, ayan. So, pagdikitin natin yung text. Ayan, kung nanonood siya ay comment na lang na mali yung spelling ng pangalan. Pero po yan yung pagkakaano ko. Ayan, so, ilagay natin as ng layer ng background para ma-control natin. Ayan, double click sa text. Ayan, i-adjust natin yung alignment niya or yung distancing niya. Ayan. Tapos, palitan natin ng kulay para medyo mag-ano siya. So, check natin kung possible ang red. Yes, possible. Then, lagyan natin ito ng counting stroke. Punta tayo sa effects. Stroke para sa outline. Setting outline. Ayun. So, outside. Then, lagyan natin ng counting drop shadow. Ayan. Distance. Ayun, yung drop shadow natin. So, ayan na po yung ating subject. Si Sir Bear Paminyal. Isa pong instructor ng Homsopil. So, yan po yung first version. Gawa naman tayo ng another version. So, controls. Pag sasamahin ko na lang po yung tatlo na yan or itatago na yan. So, gawa tayo yung second version para may choice. So, off ko na po ito. Then, bukas tayo ng another subject o ng caricature. So, check natin to kung possible din siyang gamitin. So, possible siyang gamitin. So, kunin lang natin po yung image. Papalitan natin ng background. Ayan, Control-C rather, Control-B sa ating keyboard.
para may choice po tayo kung alin yung mas magandang gamitin. So, ayan. And erase down natin or tanggalin yung mga hindi kailangan. Ayan. So, dito rin. So, using lasso. Itong caricature na to ay galing sa net. So, kukunin lang po natin yung body. Ayan. Kapatan lang po natin ang body ng head. So, gamit po yung lasso. Ayan. Then, dito. Diretso dito. Ito po, pwedeng kayong gumamit ng ano. Marquee. Letter M. Gradient tool, mahirap pong gamitan ng marquee. Ayan. So, dito tayo. Ito, pwede gamitan ng marquee. Solid kasi siya. Ayan. Delete. So, ayan po yung ating ito, gagamitin na rin natin ng brush. So, soft brush lang siguro. Ayan. So, pwede rin gamitin ng clone tool. And dito rin, gamitin na rin natin ang brush. Solid. Ayan. Opacity, 100%. So, okay lang po yan na medyo cartoony yung dating ng subject natin. Ayan. And check natin. Ayan. Kailan pangit yata yung ano dito. Anyway, so delete na natin itong mga to. W. Ayan, para sa one tool. Para tatanggalin po natin yung kulay ng flooring. Ayan. So, delete na po natin yung mga yan. Dito rin, delete. Dito, ayan. So dito, pwede kayong gumamit ng lasso kung medyo nahihirapan kayong mag one tool. Ayan. Tawag po dito, ano, photo manipulation. So, from net po yung picture. So, binago po natin. Pag po dinirect natin gamitin kasi yung picture, baka magalit yung may-ari. So, at least baguhin natin para hindi man tayo pagalitan. Ayan. Ayan. Tapos dito, check natin. Baguhin natin yung dito sa may paanan. Done. And dito rin. One tool na lang tayo. Delete. Ayan. So, hindi mo bro yung one tool kasi nabubutas. Na-erase yung ibang portion. So, ayan. Kaya na lang ginamit natin. Haba. Ayun, haba nga. Hanggang dito. Tama na natin dito.
Okay, so done na po yung subject natin. Then may konti pa dito sa kabilang side. So erase po natin. Nagbago yata. Ah, tama, nagbago. Ayan. Pinapindot tayo kanina. So done. Done. Okay. So done yung ating caricature na body. So baguhin natin yung kulay kasi masyadong abrupt o hindi bagay. So check natin. Okay, done. So, baguhin natin kulay. Image, adjustment, color, or hue saturation. So, meron tayong adjustment naman dito. Ayan, medyo okay. So, okay na po yun. Sunod, i-reveal natin yung ating kinapi na layer. So, ayan, ito yun. Dali na natin sa taas. Ayan. Ayan. So, ito po yung gagamitin natin kung medyo applicable. Ayan. So, ayan po yung ating ginagawa ngayon. So, medyo mas okay po ito kaysa dun sa isa, sa una. Kaya medyo mas formal. Ito na po yung gagamitin natin para sa ating caricature. May napindot tayo sa ating keyboard na nag-a-activate yung channel. Kaya. Ayan, napindot natin to. Delete natin to para, ayan, hindi siya sagabal. So, ayan po yung ating subject. And, baguhin natin yung background. Hindi na siya applicable sa background sa ating subject. So, ayan. And, tanggalin ko na siguro yung, eto, medyo pangit yung dating ng, eto, upuan. So, delete rin natin. Ayan. So, done. And ito, delete rin natin to. So, gamit yung lasso. So, done. Ayan. Gamitin natin na balik rin natin kasi parang alanganin yung ano nyo. Control T, horizontal. Check natin para mas bagay ito dun sa kabilang side. Yes, ayan. So, mas bagay itong angle na to. Ayan. Tapos, yung text natin. So, ayun yung text natin. Tapos, lagyan natin ng background. So, nabura natin yung background. Asul naman tayo. So, new background or new layer. Ayan. Brush. Right click, select natin yung ginawa natin kaninang brush number, pinakaibaba po yun, 633. Press yung F5. So yeah, press yung ating F5. So F5, scattering, adjust yung scatter, batang taas, tapos i-brush out natin para mag-random yung ating linya. Ayan. Ito, nabutas po yung papel dito. Hindi natin napansin. Then, new layer ulit. Tapos, kuha tayo ng brush ulit. Then, soft brush. Gamitin natin. Babaan ang opacity. Pati yung isang layer na background. Done. And kung pangit yung kulay, masyadong blue, image adjustment, hue saturation. Yan. Ayan. So, ganun din sa kabilang layer ng background. Hue saturation, adjust natin ng konti. Done.
and pang-itaas pang ilalim natin sa text para and yung text natin baguhin na rin natin. Double click. Gawin natin kulay blue. Ayan, para medyo monochromatic yung dating nila. So dyan na po yung ating image. Ayan. Ayan, meron na po tayong and hindi ko alam kung anong company effect katapuhan niya para dito sa ating screen. And dito, restore natin to. So, layer. Pag new layer tayo. Tapos sa white color, brush. Ayan. Nabutas po kasi kanina dito. Ayan, dito rin. Done. So, control 0. Ayan po yung image na ginawa. So, thank you po. And salamat po sa panonood. And ayan po na yung subject natin. So, i-compile na natin. Save as computer. And lagay natin sa ating drive D, caricature, finish caricature, then bare paminyal. Then, convert to JPEG, save natin yung original file, save as, nagsisave pa siya, file, save as, tapos may save computer, tapos PSD file, bare paminyal. Ayan, done. So, save. So, ayan na po yung ating subject. Ito po yung number one o first, second option. Pakita natin yung second option. So, pagsamasamahin ko na itong mga to. Click merge layer. Yun lang. Hindi natin na-save yung second option. Ayan. Yun ang mistake natin. Control 0. Control Z. Click natin. Mare-restore pa yung second option. Ayan. So, hanapin natin yung second option. Ito lang yung pagsasama natin. Isa, dalawa. So, pagsamahin. Pangatlo. Yes. So, pagsamahin natin itong tatlo. Merge layer. Check natin. Ito yung pangalawa. So, masyadong bata yung dating nito. So, okay na itong una. Ayan. Ayan. So, thank you po sa panonood and magandang gabi.